Hi guys, welcome to another video. Wowie Jack Rider. Alam ko, one time in our lives, iba sa atin ang aarap magkaroon ng auto na masasabi mo na sa'yo talaga. At sa haba-haba ng listahan na nandiyan, like yung Honda Civic SR, Toyota Corolla Big and Small Body, at yung mga high-end Japanese cars like yung GTR ng Nissan, Evo ng Mitsubishi, and the list could go on. Pero sigurado ako, hindi mawawala sa listahan ang Honda Accord. Unang tingin pa lang, para sa akin, ang salitang angas ang nararapat sa otong ito. There is something with the style of the Accord that is quite simple, yet the elegance of the name Honda is carried out distinctively. Yung haba at lapad niya show sa mga tao makakita na hindi ito basta-basta auto. Meaning, sa forma niya, sigurado may hahanapin ka pa sa kanya. The back and the side only shows how much style was put into this car by the makers of Honda. The interior is packed with elegance. Ramdam na ramdam mo, papasok ka pa lang yung mala-executive feeling ng auto. The dashboard really complements the elegant design of the interior. At eto mga paps, considering na 1999 model to, yet the technology nowadays na makikita sa isang auto ay halos nandito na rin sa Honda Accord. Isipin mo, kung hindi ba naman mala-executive tong auto to eh, bilangin mo yung dami ng ilaw na nasa loob. Meron dalawa sa harap, meron din dalawa sa likod, at meron din ilaw sa kada isang pinto pagka binubuksan mo. Hindi ba napaka-cool nun? May mga sensor na rin siya with all the powers na meron sa isang auto. Ayos, di ba? Okay. Sige. Nandun na tayo sa poging forma ng Honda Accord. Pero, aber-aber? Check nga natin yung performance niya bilang sasakyan. Yung bilis at yung lakas ng hatak niya, tingnan natin. Come on, let's test the Honda Accord. Naman sa makina, tunog pa lang ng tambucho, alam mo iba ni. Alam mo pumapower ni. Yes, guys. Feel na feel mo yung power. Sa primera pa lang, nandun na agad yung hatak na sinasabi. And this is stock, by the way, guys, ha. All stock pa to. All stock pa tong makina na to. So, paano na lang yung may mga budget, di ba? Kung ina-nitro nila yan o iseset up nila with turbo, ano pa kaya ang takbo niyan, di ba? So, ayan, oh, pakinggan nyo. Eto, iaarangkada natin, oh. Siguta pa lang yan, guys. Nasa 80 na. Diba? Ramdam mo yung power talaga, eh. Ngayon, eto ang importante. Of course, ika nga nila, with great powers comes great responsibility. Pero, for the case of Honda Accord, with great power comes great gas consumption. Yun lang. Ngayon, bakit nga ba sa kabila na okay, aminin na natin na malakas siya sa gasolina, bakit yung mga Honda owners ay parang gusto pa rin nilang i-drive yung Honda Accord? Well, this explains, kita mo naman, di ba? Yung enjoyment na nakukuha mo habang minamaneho mo to is nandun. Ang hindi mo lang makikita dito sa video na to is yung pakiramdam ng isang Honda owner na nagmamaneho ng isang Honda. Di ba? I believe that people who owns Honda Accord, he doesn't mind kung gumasta man sila ng
O budgetan man nila yung gasolina, ma-drive lang si Honda Accord. So, ayun, halika. Tetesuli natin ha, yung power ha. Nakakarangkala ulit tayo. Okay. So, ito, nasa segunda pa lang to ha. Pero, yung tipong pakiramdam mo na mapapaganong ba? Diba? Saka kung marinig nyo, ito, hinahakoy radyo, yung tambucho, yung taas ng makina. Diba, guys? Ibe. Parang talagang ang sarap ng pakiramdam habang minamalaya mo siya. Op, yan ang i-popcorn. Nasa stop tayo. So, let's follow traffic rules. Okay? What's my impression with the Honda Accord? For one, kung ikaw ay naghahanap ng project car, tipong para ang binata, although ako hindi na ako binata, or tipong hobby mo lang siya at naghahanap ka ng project car, I would definitely recommend Honda Accord as one of the best cars from out of the long listing na mga auto na pwedeng gawing project car, I would definitely recommend Honda Accord. For one, bakit? Kasi, napakadali niyang bihisan. Mags lang, okay na siya. Maporma na. And aside of course, it's a Honda. Aside from those, yung reliability at yung tipong maaasahan mo yung sasakyan mo, kahit na may pamilya ka, na pwede mong isakay at ibiyahe, maaasahan mo yan sa Honda Accord eh. I don't know, of course, marami naman ding magagaling na ibang auto dyan. But again, of course, it's a Honda. And it's an Accord, di ba? And it comes with the class. Kumbaga, may class yung loob niya, ramdam mo yung pagiging parang executive mo pag may Honda Accord ka, di ba? So, again, para sa akin, it's a good buy. Ang only loophole ko lang or butas lang na nakikita ko in owning a Honda Accord is, of course, yung maintenance niya. Sabagay, lahat naman ng auto, maybe continuous maintenance, di ba? So, probably, medyo malaki lang yung mga gagastusin mo compared dun sa ibang auto. At one major factor as well, aside from yung maintenance niya, is yung gas consumption niya. Diba? Siyempre, great power comes great gas consumption for the case of, at least for the case of Honda Accord. But you know what? We owners of Honda Accord really doesn't mind spending a little bit if you have a budget for it, why not, di ba? Kasi yung enjoyment na nabibigay niya para sa'yo, basically, in just driving the car and seeing you driving the car, iba talaga yung pakiramdam na yun. So, still, again, aside from that, I would definitely recommend Honda Accord for those people na naghahanap ng auto or basically project car. Guys, mga kapatid, kung nagustuhan niyo po yung mga video na yun, don't forget to click on the like button and of course, subscribe and click on the bell button. Okay?
So, hanggang sa muli at panibagong Ride with Buhawi Jack Rider!